Alin nga ba ang mas epektibo? Itong full body workout o itong split training? Panoorin mo itong video na to hanggang dulo at sinisigurado ko na malalaman mo kung ano ang mas babagay sa'yo. So bago ko ipaliwanag kung anong training style ba yung bagay sa'yo, i-define muna natin kung ano ba yung full body workout tsaka split training. Yung full body workout, from the name itself, full body. Ibig sabihin, sa isang workout session mo, ang goal mo is ma-hit lahat ng muscle groups sa katawan mo. At yung split training naman, hinahati mo yung mga muscle groups na i-workout mo per session. So, yung mga ilan sa halimbawa ng mga training split na tinutukoy ko ay row split, upper-lower split, tsaka push-pull-leg split. So, yun yung mga ilang halimbawa. So, kung di pa kayo familiar sa mga split na ganun, isa-isahin din natin. So, yung row split, ang kaibahan niya, 1 to 2 muscle groups lang per session yung i-hit mo sa workout na yun. Yung sumunod, upper-lower split. So, common sense na lang din. So, sa isang session, it's either upper body o kaya lower body mo yung i-train mo. At yung huling example ko, push-pull-leg split. So, nahahati siya sa push day, pull day, tsaka leg day. So, yung push, ang mga involved na muscles doon, chest, shoulder, tsaka tricep. Sa pull day naman, back, tsaka biceps. Tapos leg, syempre yung mga leg muscles natin. So, kung nagtatanong kayo bakit ganun yung pangalan nung split na yon, halimbawa sa push day, di ba kagaya na sinabi ko, kasama doon yung chest, shoulder, tsaka, ano nga yan? Triceps. Kasi kung mapapansin nyo, yung mga workouts na involve yung mga muscles na yon, push movement yung ginagawa. So, halimbawa, bench press, edi mag-push ka. Ayun. So, ibig sabihin, pinupush mo yung weight papalayo sa katawan mo. Kaya push yung tawag. Halimbawa rin sa shoulder press, pinupush mo yung weight palayo sa katawan mo. So, halimbawa din sa side laterals, pinupush mo yung weight palayo sa katawan mo. So, sa pull day naman, di ba, back exercises at bicep naman yon. So, halimbawa, workout naman ay yung mga dumbbell rows, cable rows, lat pull down. So yung mga workout naman na yun, kabaliktaran ng push, hinihila mo naman papalapit sa katawan mo yung mga weights. Kagaya sa bicep curls, yung weights malayo sa'yo, tapos hihilahin mo papunta sa'yo. So kaya ganun yung tawag sa kanya, push tsaka pull. Tapos yung legs, syempre, ayun, legs kasi yung wino-workout. So bali yun yung pinakamabilis na explanation sa pinagkaiba ng full body workout at split training. So ngayon alam na natin yung pinagkaiba nila, ang tanong, alin ang mas epektibo? Ang sagot dyan guys, parehas silang epektibo. Nagkakatalo na lang talaga sa kung ano ba yung goal mo. So halimbawa, may competition ka na sasalihan, syempre may training style na mas aangat. So kung powerlifting man yan o kaya bodybuilding, So dun magkakaroon ng dapat na i-prioritize na training style. Tsaka mas maganda mag-hire ka talaga ng coach para mag-guide ka sa competition na yon, kung ano ba dapat yung training style na gagawin mo. Pero kung kagaya lang naman kita na nag-workout lang para mag-enjoy, para gawin lifestyle, para magpaganda lang ng katawan, iisa-isahin ko yung mga factors na maaring makatulong sa'yo sa pagpili kung alin ba ang mas bagay sa'yo, kung full body workout ba yan o split training. So paalala lang din guys, yung mga bagay na sasabihin ko, mga practical reasons lang siya. Hindi ko nasasama yung mga scientific reasoning kung alin ba dapat ang mas piliin mo, kasi kagaya nga na sinabi ko, mas mag-a-apply na siya sa mga advanced athletes o yung may mga competition na gustong salihan. So simulan ko na sabihin sa inyo yung unang factor. So yung unang factor ay yung time o kaya yung schedule mo. So kumbaga ito na yung dito na papasok yung lifestyle mo, kung ano ba yung ginagawa mo sa araw-araw. For example, sa sarili ko, nagsimula ako mag-gym nung college student ako. Syempre pag college student ka, hindi mo hawak yung oras mo. So yung schedule ko noon, 3 days lang ako libre kasi tatlong araw lang yung maaga yung uwian ko. So kapag maaga lang yung uwian, dun lang ako nakakapag-gym. Yung una kong training style nung nagsimula talaga ako, push-pull legs. Yun yung split na ginagawa ko. So Monday, Wednesday, Friday yung schedule ko. So Monday, push day, Wednesday, pull day, tapos Friday, leg day. Tapos sinasabay ko na rin yung abs. So mga 2 months siguro na ganun yung routine ko. Kaso nagkaroon ako ng problema sa ganung routine. Dahil nga college student ako, syempre madaming school work. So halimbawa Monday, maraming kailangan gawin. So automatic, absent na agad ako sa gym nun. At ibig sabihin, may skip ko na yung muscle group na nakaschedule para sa araw na yon. So yun yung pinaka-consequence sa akin nung split training na push-pull legs. So okay lang sana kung may ibang araw pa ako na available na mag-gym para mabawi ko yung may iwan kong muscle groups. Kaso, ayun nga, dahil nga sobrang hectic ng schedule, ayun, nami-miss ko na yung workout na yon. So, ang nangyayari na lang, Monday, hindi na ako nakapag-gym. Wednesday, full day ako. At Friday, nakapag leg day ako. So yung push day ko, yung chest, shoulder at tricep ko, hindi ko na workout sa linggo na yon. So yun yung mahirap pag nag
split training ka. Kaya after nun, nag-decide na ako na gawing full body workout 3 times a week yung routine ko. Para kahit makamiss ako ng isang training session, walang maiiwang muscle group. So halimbawa, Monday, hindi ako libre. So walang kaso kasi Wednesday at Friday, full body workout naman yung gagawin ko. So walang maiiwan. So yun nga lang, ang mahirap sa full body workout, mas matagal yung oras mo sa pag-gym per session. Siyempre, mas madami kang workout na dapat gawin compared sa split training na nakafocus ka lang sa ilang muscle groups. So yun, kaya malaking factor talaga yung time o yung schedule mo sa pipiliin mong routine o kaya training style. So para sa akin, sakto naman sa schedule ko yung full body workout, kaya yun na yung pinili ko. Ngayon, kung mas madami ka namang araw na available para mag-gym, pwede mong piliin yung split training. So yung push-pull legs, yun lang yung ginamit ko ha, pero marami pang training splits na pwede mong gawin. So sa pangalawang factor naman tayo, so ito yung intensity ng workouts na gagawin natin. So yung pinagkaiba ng intensity ng workout sa full body at sa split training, marami ring reason. So sa full body training, syempre, obviously, mas nakakapagod yan. Kasi nga, full body yung wino-workout mo sa isang session. Tsaka, mas matagal din yung oras na ginugugol mo sa pag-gym. Kaya dapat talaga, kung mag-full body ka, maayos din yung program mo. So para maayos din na mamanage yung energy level mo. So ang technique na ginagawa ko dito, inuuna ko yung malalaking muscle groups kagaya ng chest at back. So bakit ko ginagawa yon? Kasi yung mga muscle groups na to, nagre-require sila ng mas mabigat na weight compared dun sa maliliit na muscle groups kagalimbawa ng biceps. So imaginein mo, uunahin mo yung mga maliliit na muscle groups halimbawa ay bicep. So i-workout mo yung arms mo. Yan. Tapos nasa huli yung bench press. So malamang sa malamang maapektuhan na yung performance mo pag magbe-bench press ka. Kaya ang ginagawa ko, inuuna ko talaga yung mahihirap na exercise o kaya yung mga nagre-required na mabibigat na weights. Kasi maliliit na muscle group naman, hindi naman yan kailangan ng mabigat na weight. So, kahit mag-bench press ako, kaya ko pa rin i-workout yung biceps ko kahit na mabigat yung bine-bench press ko. So, nag-gets nyo naman yung main idea nung sinabi ko. So, sana nag-gets nyo. So, intensity naman sa split training, pwede kang mag-focus sa isa or dalawang muscle group per session. So, ibig sabihin yung stress level, naka-focus lang sa isang muscle group o dalawang muscle group. So halimbawa, chest day mo ngayon, yung intensity ng bench press mo, pwede mong taasan o sobrahan compared sa full body workout. So pwede mo talaga i-push to failure, kumbaga. So bakit? Kasi hindi mo na kailangang isipin na, ay marami pa akong gagawin na workout sa susunod. Kapag chest day mo kasi, chest day lang talaga. Talagang dun mo ipo-focus yung energy mo. So sa experience ko sa full body workout, inuuna ko talaga yung bench press. Ginagawa ko yung bench press sa loob ng tatlong set, pero bukod pa yung warm-up set. So warm-up set na magaan, tapos so yung set 1, dagdag ako ng weight doon. Tapos set 2, dagdag ulit ako ng weight. Set 3, dagdag ulit ako ng weight. So yun yung progressive overload na ginagawa ko. Kapag maganda yung mood ko, pinupush ko hanggang 4 na set. Pero kadalasan 3 lang talaga. So bakit ganun yung ginagawa ko? Hindi ko kasi kaya na first exercise ko pa lang, ubos na yung energy ko. Kasi marami pa akong susunod na gagawin. At ito na yung advantage ng split training. Mas maipupush mo talaga yung sarili mo sa isang exercise na gusto mong gawin o sa muscle group na kailangan mong i-workout. So kung hindi ako nagkakamali, ganito yung training style na ginagawa ng mga powerlifters. Kasi yung gantong training yata mas nakafocus sa strength. So hindi ko rin talaga sure ha. So huwag niyo sana ako iba sa comments kung mali ako. So yun, malaki talaga yung advantage ng split training. Ang downside nga lang talaga... So malaki talaga yung advantage ng split training at ang downside nga lang talaga niya, yung time mo. Kasi kung kagaya ko nga, hindi ka laging available para mag-gym, maapektuhan din talaga yung progress mo. So dito tayo sa pangatlong factor kung paano mo ba madedetermine kung ano ang mas bagay sa'yo. So ito yung personal preference mo. So dapat tanongin mo yung sarili mo, ano ba yung goal mo? Gusto mo ba yung mahabang workouts? O gusto mo yung mas maikling workouts na nakafocus lang sa ilang muscle groups? Nabobored ka ba sa full body workouts kasi mahaba? O nakukulangan ka naman kapag split training yung ginagawa mo? Anong mas na-enjoy mo? At ito yung isa sa pinaka-importante. Saan ka ba nakakakita ng improvement physically and mentally? In the end of the day naman, ang mahalaga is na-enjoy mo yung ginagawa mo para maging sustainable o maging lifestyle mo na yung ginagawa mo. So tandaan nyo, ang nagtatagumpay sa larangang ito ay yung hindi sumusuko. Siyempre, sino ba namang susuko kung na-enjoy mo yung ginagawa mo, di ba? So kahit full body yan o split training, as long as nag-a-apply ka ng progressive overload o overtime nag-i-improve ka sa ginagawa mo,
makakita ka talaga ng result. Tsaka yung isa pang rule na ina-apply ko sa fitness journey ko, don't fix what isn't broken. So, kung may nakikita kang improvement sa bagay na yun, tuloy mo lang. Unless kung nababagalan ka, so pwede kang mag-try ng ibang bagay. So, hindi ko naman sinasabi na huwag ka sumubok ng ibang bagay. So, para sa akin lang kasi talaga, hindi naman ako nagmamadali na makuha agad lahat ng goals ko. Wala naman kasi akong sasali ang competition. So, ginagawa ko lang to para sa sarili ko. Ginagawa ko lang to para mag-enjoy ako. Para maging better na ako. So, nakikita niyo naman sa damit ko, no? Ayan, oh. Work in progress. Proseso talaga to, kaya hindi ako nagmamadali. Pero kung halimbawa, ikaw, may deadline ka na gustong habulin, ayun, pwede kang mag-try ng ibang bagay kung nababagalan ka sa proseso na ginagawa mo ngayon. Pero kung gaya nga na sinabi ko, kapag gumagana yung isang bagay at gusto mo yung resulta na nakukuha mo, isustain mo lang hanggat kaya mo at hanggat na-enjoy mo. Kapag na-board ka na, pwede kang mag-try ng bagong style. Both training style naman, effective yan if done properly. So, emphasize ko lang ulit ha, if done properly. Ganun din sa mga diet styles, kahit anong diet pa yan. Keto, low carb, no carb, fasting, lahat yan effective if done properly. So kung gusto mong malaman yung mga equipment na ginagamit ko dito sa bahay, panoorin mo tong video na to. Kung sa tingin mo natulungan kita sa video na to, huwag mo rin kalimutan mag-subscribe sa pamamagitan ng pagpindot ng icon ko. So yun lang, maraming salamat sa panonood at magkita-kita ulit tayo sa susunod kong video. Ang downside nga lang talaga...